Formula of Marriage Agreement Part 1. Si Denise ay lumaki na kulang sa pagmamahal ng magulang, kaya kay Jason niya natagpuan ang tunay na pagmamahal. Are you okay, honey? Dali-daling pinahid ni Denise ang mga luha niya. Ngumiti siya sa kabila ng pait ng kanyang nararamdaman. I'm okay, JC. Niyakap siya ng kanyang asawa. Gusto ni Denise maghikbi sa ginawa nito. Bakit ba napakalambing nito? Lalo tuloy si Denise nahihirapan. Napakahirap supili ng kanyang damdamin. It was a living, breathing force stronger than her own will. She loved him so much. You're upset. Ano bang pinagsasabi sa'yo ng lalaking yun? Puno ng pag-aalinlangan tanong nito. Minasahin niya ang kanyang noo. Wala naman. Sorry ha. Mukhang nasurpresa ng husto si Renz. Hindi niya alam. Nabigla lang siya. Tinitigan siya nito. He seemed to be more than a lawyer to you. Pag-aakusa sa tono nito. Matagal nang naglilingkod sa Dragon Empire si Renz. Nagkaroon ba kayo ng relasyon? Of course not. Bahagya itong namula. She thought he looked embarrassed. Naawa ko roon sa admirer mo, pero ayokong makitang aaligid-aligid sa iyong unggoy na yun magmula ngayon. Nagsiselos ka ba? Nakagat ni Denise ang kanyang dila pagkasabi niyon. Lord, bakit ko ba yun itanong? Bakit naman magsiselos ang lalaking ito? Hindi naman siya mahal nito para pagselosan ang ibang lalaking nagkakagusto sa kanya. Asawa na kita. Sa akin ka na lang. They can look and appreciate you from a distance, but they can't touch you. Nagkakaintindihan ba tayo, Denise? Napabuntong hininga siya. Oo nga pala, may kasunduan sila. As if makakalimutan ko yan, pinagbantaan mo na ako ng masama kapag gumawa ko ng kalokohan. Ismit niya para may nararamdaman siyang kiliti sa dibdib. She liked his possessiveness. He smiled smugly. Good. His gaze turned sensual. Hinapit siya ni JC sa baywang at pinagdikit ang kanilang mga katawan. Pwede ba natin ituloy yung hindi natin natapos kanina? Nabitin ako. Namula si Denise. Naaasiwang inilayo ang sarili sa asawa. JC, baka may pumasok ulit. Tumawa ito. I like it when you blush, honey. It turns me on even more. JC, be serious. I am serious. I am very seriously horny right now. It's a matter of life and... blue balls. Napahagikik siya. Loko-loko. Hinalik-halikan siya ni JC sa leeg at parang lalagnatin siya sa ligayang dulot ng mga labi nito. JC, mahihilingin sana ako sa'yo. Name it, honey. You got it. Just sit and still let me have my way, okay? You smell so good. Yamang nakita na tayo ni Renz, gusto kong magtapat sa mga empleyado ko. Ayokong magsimula ang mga masasamang chismis tungkol sa akin. Or sa atin. Kung okay lang sa'yo. Kung yan ang gusto mo eh. Talaga? Payag ka? Bakit hindi? Lalabas at lalabas din naman ng totoo. Dahil doon ay nayakap niya ito. Thank you, JC. You owe me. Halika na. Let's get over with. Magkasama silang bumaba sa 20th floor ng gusali kung saan naroon ang main working area ng Dragon Empire. Attention, ladies and gentlemen. Sabi ni Denise, lahat ng tao sa malawak na multi-cubicled office ay tumigil sa kanya-kanyang mga ginagawa at natuon ang atensyon sa kanya. I apologize na ngayon ko lang nasabi ito sa inyo. 2 days ago, I got married. Gusto kong makilala niyo ang napangasawa ko. Si Mr. JC, Giancarlo Rodriguez. Walang umimik sa mga empleyado. Pawang nakatitig ang mga ito kay JC. Gusto niyo ng proof? Sabi naman ng pilong mister niya.
Bago pa si Denise makahuma, nakabig na si Denise ni JC at maalab na hanilikan ang mga labi. Umugong ang palakpakan at paswitan sa malawak na opisina. Ma'am, blowout naman! Sigaw ng isa sa mga empleyado niya. Maya-maya pa ay ganoon na rin ang isinigaw ng lahat. Okay. Sagot ko na ang tanghalian niyo. Ngayon, umorder kayo sa isang sikat na restaurant. Yay! Sigaw ng lahat. Maya-maya ay may lumapit na empleyada niya kay JC. Sir JC, pa-autograph naman. Fan niyo ako eh. Kinikilig na sabi nito at nagsipag-sunuran na rin ang lahat ng kababaihan. Natatawang tiningnan niya ang kanyang asawa na napapakamot sa batok. I guess it's blue balls for now, darling. Bulong ni JC saka iniwan na ito sa gitna ng mga kinikilig ng mga empleyada niya. Kinagabihan pag-uwi ni Denise ay nadatnan niya ang dalawang maleta sa tapat ng kanyang walk-in closet. Alam niya mga gamit iyon ni JC. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napangiti si Denise. Nag-shower muna siya at nagsuot ng pambahay. Binuksan ni Denise ang maleta at isa-isang inayos ang mga damit ng kanyang asawa sa closet. This clothes smell of his cologne. Inamoy niya ang isang polo shirt at naramdaman ni Denise may luhang pumatak sa kanyang mga mata sa kanyang ginawa. You're a fool, Denise. Parang nag-echo ang tinig na iyon ni Renz sa kanyang pandinig. Napabuntong hininga siya. She wished things were different between them. Sana ay naroon ang mga damit ni JC sa kanyang closet dahil talagang ginusto nito. Dahil kusang loob itong makikisama sa kanya sa iisang bubong. Tumunog ang kanyang cellphone na kaagad naman niyang sinagot. Hi hon, nandito pa ako sa private racetrack. I'm speed testing some cars. Kumain ka na ba? Napangiti si Denise. Hindi pa. Dito ka ba magda-dinner? Sige, pero pag nagugutom ka na, mauna ka na ha. Kawawa naman ang baby. I'll be there in an hour. Hihintayin na lang kita. Okay, kiss later. Pagkatapos ay tumunog na ang busy signal. Bumalik siya sa walk-in closet at tinapos ang kanyang ginagawa. May panlalambot na naramdaman si Denise habang nakatingin sa mga damit ng kanyang asawa na nakahalo sa kanyang mga damit. It was like they were truly one, not only in name but in spirit. Ah, Denise, don't be stupid. Don't forget this marriage is not for real. It's not out of love or commitment. It's only for convenience. Kastigo ni Denise sa sarili. Since when did she care about that? She didn't need any romantic complication in her life. She was fine as it was. Pero bakit gusto niyang kontrahin ang sinasabi ng kanyang common sense? Bumaba si Denise sa kusina at tiningnan ang niluto ni Cesar. Professional chef ito. What's for tonight, Cesar? Masayang bati niya rito. Buenas noches, señorita. Eksageradong bati nito. Tonight, we will have roasted beef in lemon sauce, crabs and cream, mashed potatoes, Caesar salad, and blueberries cheesecake for dessert. Good. Dito kakain ng asawa ko ngayon. Have the table ready in an hour. Oh, señorita Denise, you have a my home birth for a husband. Sabi nito. Natawa si Denise. Alam niyang binabae ito. Yes, he is indeed. And he's mine alone. Maya-maya ay dumating na si JC. Sinalubong na Denise ito sa may pintuan. Nakasuot pa ito ng overall tracksuit. Saglit siyang nag-alangan. Hinalikan ni Denise ito sa pisngi. Kinabig naman siya ni JC at hinalikan sa mga labi. I miss you the whole afternoon. JC? Napakapit si Denise sa mga balikat nito at tinugon ang mga halik. Namiss mo rin ba ako, hon? Bulong ni JC. Nahihiya si Denise na tumango. Tumawa ito at hinila siya paakyat sa hagdan. JC, dinner's ready. Pigil ni Denise rito.
This won't take long. Besides, may utang ka sa akin kanina. Maniningil ako ng advance. He made quick, passionate love for her. Hindi ni Denise alam na kaya niyang maging ganoon ka-responsive sa isang lalaki. Kahit kailan ay hindi niya alam kung paano ang magiging sensual na babae. Sa trabaho niya, lahat ibinuhos ang kanyang passion. Her husband brought out different woman in her. Wild, greedy, hungry. Denise, yes, take me, all of me, honey. He rasped hoarsely as he thrust into her so deeply. She thought she would die if he stopped for just one second. It was a frenzied smutting, fast, mind-blowing, and over in a few minutes. They reached the peak almost simultaneously. Maya-maya ay tumayo ito mula sa kama. What's for dinner, hon? Tanong ni JC. Tumawa siya. Kung hindi lang napakasarap ng pakiramdam niya, ay baka nakatikim na naman ang hagupit ng kanyang matalim na dila ang kanyang asawa. He was so typically male, so arrogant. Uminat siya mula sa kama, parang ayaw na niyang tumayo. She felt sated. Minutes later, magkahawak kamay silang muling bumaba sa dining hall para kumain. Ah, this is great! Sabi ni JC habang umunguya. Nakailang plato na ito. Ganadong-ganado kumain. Tapos ka na? Nagtatakang tanong pa nito nang itabi na niya sa gilid ng plato ang kanyang mga kubyertos. Nagpunas siya ng napkin sa bibig. Oo naman, busog na ako. Parang wala ka namang kinain eh. Natawa siya. Hindi no, matakaw ka lang. He laughed and it reverberated throughout the room. Kailan ang next checkup mo sa doktor? Nagulat si Denise, hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Actually, may appointment ako bukas ng umaga kay Dr. Santos sa Makati Med. Good, sasamahan kita. Kahit ako na lang, hindi mo naman kailangan mag-abalang... What are you talking about? Sabi ni JC sa kanya, anak ko yan, I wanna know everything that's going on with your pregnancy. But you don't have to, JC, really. Alam kong busy ka sa pagpapractice sa racetrack. Hinawakan nito ang kamay niya, pinisil. Denise, I want to, okay? I want to. Nagningning naman ang kanyang mga bata. Okay. Ikaw ang bahala. He smiled at her warmly at ipinagpatuloy ang pagkain. She stared at him drinking in his masculine beauty. Kinabukasan, pumunta silang dalawa kay Dr. Santos. Instant report ang namagitan sa muntihing doktora at kay JC. Naiilang na nakamasid si Denise habang parang giliw na giliw ang may edad na babae sa pakikipagkwentuhan sa kanyang gwapong mister. Wala yatang babaeng hindi makukuha ng tamis ng dila nito. Makulit si JC. Lahat ng tungkol sa pagbubuntis niya ay tinanong nito. Kung ano ang mga vitamins na kailangan, kung ano ang mga safety measures na dapat nilang matutuhan in case of emergency, kung ano ang mga dapat niyang kainin para sa kalusugan ng kanilang magiging anak, at kung ano-ano pa. Kung titingnan ng ibang tao ang ikinikilos na JC para itong isang ordinaryong lalaking excited na maging tatay sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi na Denise alam kung paano ililugar ang sarili sa maasikasong pagtrato ni JC. Masaya si Denise sa mga nangyayari, pero natatakot siya. It was too good to be true. Pagbalik ko galing sa Germany, sasabihin na natin kina Mommy at Daddy ang tungkol sa bata. Nakahiga sila sa kama noon, nakasandal siya sa dibdib ng asawa habang pinanonood nila ang video coverage ng karera nito sa European last year. Pinag-aaralan daw nito ang driving technique ni Daryl sa airing circuit. Baka magalit ang mami mo. Nag-aalangan sabi niya, amused na hinilikan siya nito sa batok. Hindi ko naikwento sa'yo, buntis na rin si Lori nung magpakasal sila ni Arwin. Okay lang yun. Ang importante sa kanila ay mag-isawa na tayo. Kailan ka na nga lilipot papuntang Germany?
Sa Biyernes, may stopover ako ng 3 araw sa Amerika para mag-practice ng private racing circuit sa Indian. Tapos, sabay-sabay na kaming lilipad patungo sa Germany sa private jet ng team. Yumakap si Dennis dito, parang ayaw niyang isiping matagal-tagal itong malalayo sa kanya. Kailan ka makakabalik? Ngumiti ito, hinapit siya sa baywang. 3 days sa Amerika and 4 days sa Germany. 1 week or... So, nandito na ako ulit. Naglikot ang mga kamay nito sa kanyang katawan na ikinagulat ni Denise. Mag-iingat ka. Siniel siya nito ng halik. I will, hon. I will. Inihatid sa JC ni Denise at ng kanyang buong pamilya sa airport. Sa kauna-una ang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya excited na umalis ng Pilipinas para mangarera sa ibang bansa. He didn't want to leave his wife. Ingatan mo ang sarili mo, ha, Han? Ayoko napapagod ka ng husto. Hindi ni JC alam kung paano niya matitiis ang hindi makita si Denise ng ilang araw. Noon pa lamang ay nangungulila na siya. It was the most unsettling feeling he had ever had. Huwag kang mag-alala. I'll be fine. Ma'am, kayo na munang bahala kay Denise. Muntik na ni JC sabihin na buntis ang asawa pero alam niyang mali ang timing. Tiyak na mahabang paliwanag ang gagawin nilang mag-asawa at wala na siyang panahon. Ngumiti naman ang kanyang ina at niyakap siya. Of course, iho. Aalagaan namin si Denise habang wala ka. Thanks, Mom. Muli ay niyakap ni JC si Denise. God, parang ayaw na niyang bitawan ito. She felt so soft and warm in his arms. I will miss you, honey. Bulong na JC rito. Ngumiti ito ng buong tamis. His heart seemed to burst with overwhelming emotion. Bring home the bacon. Oh yes, I will. For you, Mrs. Rodriguez. JC, man, you're doing good. You trashed your previous lap speed by 3 damn seconds. Jesus. If you don't win this race, I'm gonna hang myself at the podium. Napangiti siya. Tama ang coach niyang si Teddy. Kahit si JC ay nagulat sa kanyang performance sa practice. Magaan ang kanyang pakiramdam sa manibela. He had a strange adrenaline rush flowing through his veins, riding with the speed of the car. Naisip niya ang kanyang asawa. He would much rather ride her thought, his sweet private bitch. Natawa siyang parang loko-loko. Noon lamang niya naintindihan ang ibig sabihin ng inspirasyon. Damn, but he felt so good. Inspired siya. Tinanggal ni JC ang suot niyang helmet at lumabas mula sa kanyang racing car. Thanks. Daddy, you're damn right. We're gonna win this race. Just have my car in top condition and I will give you the world championship. Yeah, I have made a few adjustments with the chassis and radiator. It will be perfect by Sunday. Damn, we will trash them reds and silver arrows. I swear, we will. Pagyayabang pa ni JC. Nakita niya si Mark Lopez, ang kanyang teammate na nakaupo sa isang makeshift table. Abala ito sa harap ng laptop. Nareripaso ang mapa ng airing circuit sa Germany. Everything's okay, Mark? Tanong niya. Hey, JC. Yup, I'm just worried a bit with a particular curve. Daryl does a mean overtake here. Itinuro nito ang isang kurbada sa mapa sa screen. Tinabihan niya ito. Let me worry about Daryl. You concentrate. Ipiniliwanag ni JC ang naiisip niyang strategy para sa karera nila sa linggo. Maya't maya ay sumasagi sa isip niya si Denise. Damn! He missed her. Just 3 days and he could wait to go home. He really missed her. Very badly. Linggo ng gabi. Hindi mapalagay sa kinauupuan si Denise. Nakatutok siya sa harap ng telebisyon. Mag-aalas 3 na ng madaling araw, ilang minuto na lang at magsisimula na ang karera. Sa Germany ay kalagitnaan ng araw, alam niya. Tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali ni Denise iyong dinampot. JC? Abangan! Totoo ba ang pinapakitang concern at pagmamahal ni JC para kay Denise? O hindi kaya dahil lang sa kasunduan nila? Oh,
Talaga bang mahal na niya si Denise? Thank you for watching. God bless and keep safe.